Plus News Update. Sa ating mga balita, local insurgency nilalayong masawata ng AFP ngayong 2024. Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabihin kung pinayagan ng gobyerno ang pagpasok ng International Criminal Court sa Pilipinas. Pia Cayetano, bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair. Mga Pilipino, mas inaalala ang inflation kesa sa cha-cha ayon sa Okta Survey. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tatapusin ang communist insurgency sa bansa ngayong taon. Ito ang nilalayo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Naglabas si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ng statement na binigyan na sila ng specific deadline para matapos ito. Gayunpaman, nilinaw ni Colonel Padilla na walang mangyayaring micromanagement kaya't maaaring abutin ng isang taon bago tuluyang mapuksa ang internal insurgency threat sa Pilipinas. Matatandaan na noong January 15, binanggit ni AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. na patuloy na bumaba ang bilang ng guerrilla fronts ng New People's Army o NPA na may tinatayang 1,500 na naiwang mga miyembro. Kailangang aminin ng Malacanang kung talagang kanilang pinayagan ang mga investigador ng International Criminal Court o ICC na pumasok sa Pilipinas. Ito ang banat ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon sa mga pinagsasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na aasahang mag-i-issue umano ng arrest warrant ang ICC kay dating President Rodrigo Duterte at mga sangkot sa war on drugs ng dating administrasyon na resulta ng alleged ICC investigations noong December 2023. Giit ni De La Rosa, ang mahalaga sa kanya ay sabihin lang kung ano talaga ang posisyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa ICC investigation at hindi yung mga patalikod na transaksyon. Binanggit rin ng senador ang pangako sa kanya ni President Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano papayagan ng Pangulo na pumasok ang ICC sa bansa. Umupo si Senator Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee matapos bumaba sa pwesto si Senator Francis Tolentino. Nakakuha ang senador ng unanimous votes mula sa mga kasamahan sa Senado bilang bagong panel chairperson. Si Cayetano rin ang kauna-unahang babaeng umupo sa naturang pwesto sa mahigit na isang siglong existence ng Philippine Senate. Nilinaw ni Senate Majority Leader Joel Villanueva hindi magbabago ang composition ng naturang panel. Inflation pa rin ang pangunahing concern ng mga Pilipino sa fourth quarter ng 2023, ngunit designated na hindi importante ang charter change ayon sa bagong ginawang survey ng Okta Research. Lumabas sa tugon ng masa survey na 73% ng adult Filipinos ang sumagot na ang pag-control ng pagtaas ng bilihin ang kanilang top urgent concern. Sinunda ng pag-control ng inflation ang pagkakaroon ng abot-kayang pagkain tulad ng bigas, gulay at karne bilang pangalawang urgent concern na may 45%. Matatanda ang tumaas sa 10% ang food inflation noong December 2023. Pangatlong concern naman ang paghahanap ng trabaho sa 36%. Samantala, hindi nakikita ng maraming mga Pilipino ang pagbabago ng 1987 Constitution bilang prioridad. At 1% lamang sa mga respondent ang sumagot na ito ang top urgent concern. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.